guys, what's up mga daddies? What's up mga babies? At nagbabalik po ang Batang Makulit. Pero ang Batang Makulit, hindi po natin siya kasama ngayon. So yun na, kung bago na po kayo sa aming channel, don't forget to click subscribe, hit mo na rin yung bell para mas updated ka sa mga bagong videos ng Batang Makulit. Like and follow na lang din po nating Facebook page, Baby Francesca Vlogs. So yun, and for today's vlog mga daddies is pag-uusapan natin kung paano mag-register at maging PBA virtual fan. So yun, umpisahan natin ito. At ayun na nga mga daddies, nag-umpisa na nga po yung panibagong season ng PBA. Pero yun nga lang, no fans ngayon dahil nga sa pandemic. So yun, naka-bubble din sila gaya ng NBA. Kaya via virtual lang panonood ngayon. So yun, turuan ko kayo mga daddies kung paano makapag-register at maging PBA virtual fan. Then, share ko na rin yung naging experience ko habang nanonood via virtual. So yun mga daddies, first, like nyo yung Facebook page ni PBA para maging updated kayo sa mga posts nila everyday or kung ano man yung updates nila regarding sa season ngayon. So yun, every 10 a.m. kasi nagpo-post si PBA ng schedule ng game today. Kasi nga, daily ang games nila ngayon mga daddies. Everyday may laro. So yun, everyday nagpo-post si PBA ng kanilang schedule. Then, abangan nyo yun kasi may link sila na ipo-post para makapag-register kayo gaya nito. So yun, nakalagay dyan yung schedule ng game nila mga daddies for today. Then yan yung link na i-click ninyo. So yun, kung makikita nyo naman sa reminders, registration link will be posted daily at 10 a.m. Links change every day. So ibig sabihin every day nagbabago yung link. Kaya dapat talagang abangan ninyo every 10 a.m. Instruction will be sent via email after successful registration. Fans will be admitted on a first come first serve basis. So yun, dahil libre lang siya at walang bayad mga daddies, kung diehard fan ka talaga ng PBA is araw-araw ka manonood. So yun, first come first serve. So ibig sabihin paunahan lang mga daddies, kaya pagka post pa lang register na kayo kung gusto nyo talagang manood ng PBA via virtual. So yun, register tayo mga daddies. So yun, once na-click nyo na yung link, ito yung lalabas mga daddies. So yun, pili kayo ng game schedule kung game 1 or game 2 kayo manonood. Then, sa team of choice, kung sino yung susuportahan ninyo na PBA team. Then, type your full name, email address, then your phone number. So yun, yung number nyo naman is optional lang siya. So, basahin nyo lang yung terms and agreement ni PBA. So, and after reading, click nyo lang yung agree. Then, click submit. So, yun, gaya na sabi ko mga daddies, pabilisan at paunahan lang talaga to. So, once na successful na nakapag-register ka, ito yung lalabas. So, yun, nakalagay dyan, thank you for registering to the PBA Virtual Fan Experience. If your registration is approved, you will receive a confirmation email at least 24 hours before your game with the details on how to access the PBA Virtual Fan Environment. So yun yung 24 hours na hindi naman nasusunod yan mga daddies. Kasi nga, ngayong araw na to, yung game, tapos mag-aantay ka within 24 hours. So ako nung nag-try ako mag-register ng 10 a.m. mga daddies yan, nakapag-successful registration naman tayo, kaso inantay ko nga lang talaga yung email. So bali naka-receive ako ng email around 12:30 na mga daddies. Kasi nga, siguro sinasala nila or pinipili talaga nila yung panonoodin lang nila. Kasi hindi naman pwede lahat makanood. Kaya nga first come first serve basis talaga. So bali ako, ang ginawa ko mga daddies, nag-register ako siguro mga 5 times. Game 1 and game 2 para kahit anong game makapag-register tayo or maka-experience tayo ng virtual ni PBA. So ito yung sample na email na na-receive ko. So bali yung na-approve sa akin is yung game 1 nung araw na yon mga daddies.
laban ng Rain or Shine and Batang Pierre. So, bali may another link na naman dyan mga daddies. So, bali yan yung i-click nyo mga daddies. Unahin muna natin basahin yung ibang instruction para mas mabilis kayong makapag-proceed during the game. So, ayan, may important information. Each guest should have a Microsoft Teams downloaded app for the best experience. So, yun, ibig sabihin, download nyo yung Microsoft Teams from Play Store. Then, number two, there is one fan per seat policy. Each seat requires its own valid verified guest. Then, TV visible seats are limited and available on a first-come, first-served basis. So, yun, paunahan lang talaga mga daddies. Only register if you are 100% available for the game. Participation throughout the duration of the game is expected. So, yun, dapat buong game, nandun kayo para, alam nyo na, syempre, pinofocus din naman nila yung mga virtual fan para mapanood din sa TV. Then, any extended absence from the screen will result in your virtual seat being reassigned to a replacement and may affect your status in future registration. Then, house rules. No cursing, flashing, or dirty finger or any obscene hand gesture while in the game. Wearing of proper attire is a must. Explicit statement shirts are prohibited. No flashing of explicit banners or any kind of obscene paraphernalia. So, may mga offenses din pala siya mga daddies. So, first offense, parang i-remind lang kayo regarding sa ginawa niyong offense. Then, second offense, automatic remove kayo. Then, di na kayo makapag-access ulit sa PBA Virtual Game. So, ito yung instruction mga daddies. Download Microsoft Teams. Yun yung sabi ko kanina, download nyo lang yan sa Play Store. Launch the Microsoft Teams application and sign in. So, yun, bago kayo mag-proceed sa game, gawa na kayo ng account ninyo for Microsoft Teams para dire-diretso lang siya. So, yun, ganoon lang siya kadali mga daddies. So, once na may account na kayo kay Microsoft Teams, matik naman yan pag-click nyo. Yung kulay blue icon sa email ninyo, matik naman siya na magko-connect na siya mga daddies. So, yun na nga ba yung naging experience ko sa panonood bilang virtual fan. So, yun yung mga ilang screenshots natin mga daddies nung naka-join na tayo sa virtual game ni PBA. So, bali, kung ako tatanungin mga daddies, parang, alam niyo na, mas maganda pa rin manood sa, sa kahit nga FB live lang or sa TV. Kasi nga, kung cellphone lang yung gamit mo, mas maliit lang yung mapapanood mo sa game. Although, may kita mo yung sarili mo as a fan, diba? Kaso, mas convenient pa din manood sa mga daddies. Sa FB Live or sa TV. Tsaka kung mapapansin nyo, kung makapag-join kayo, yung mga kasama nyo sa virtual, mas nanonood pa rin sa TV kasi dun sila nakapokus. Siguro inaantay nila na mag-flash yung pagmumukha nila sa mismong screen ng TV nila. Kasi syempre, patutuwa kasi maraming nakakapanood. Maraming makakita sa'yo, di ba? So yun, para sa akin, mas pa rin yung experience sa panonood sa FB Live or sa TV. Pero syempre, as a loyal fan ng PBA, may enjoy mo yan kasi nga naging part ka ng ng PBA virtual ngayong season. Then, enjoy din naman manood sa virtual kasi makikita mo yung mga kasama mo kung ano yung mga pinagagawa nila habang nanonood sila, habang nasa harapan sila ng camera. Kumbaga, mas nakakatuwa pa silang panoorin kasi kung ano yung mga gesture na ginagawa nila. Diba? Kasi tinitingnan nga din talaga nila yung sarili nila dun sa virtual seat nila. So yung mga daddies, I hope na nakapagbigay ako ng konting tips and ideas kung paano makapag-join or makapag-register
or ma-experience nyo kung paano maging PBA virtual fan. So yun na, dito ko natatapusin tong vlog na to. So yun, kung nagustuhan nyo to, like, share, and comment po. And don't forget to click subscribe, hit mo na rin yung bell para mas updated ka sa mga bagong videos ng Bata Makulit. Like and follow na lang din po nating Facebook page, Baby Francesca Vlogs.